nga ang makakalungkot kasi for how many years na akala na nila gawin ng aking tapos na, patapos na. Kaya nagulat kami parang after ilang years parang ito uli na buhay at parang ako pa yung nababaligtad na ako yung victim. Tor Vhongnavarro, voluntaryong sumuko sa kapulisan at nagpiansa laban sa kasong panggagahasa na isinampa ni Denise Cornejo. Sinampahan nga ng kasong acts of lasciviousness si Vhongnavarro dahil sa insidenteng sekswal na pang-aabuso niya umano kay Denise Cornejo. Matatanda ang naganap ang sinasabing insidente noong gabi ng January 22, 2014 sa condo unit ng Dalaga sa Taguig City. Ang presiding judge na si Judge Angela Dean ng Metropolitan Trial Court ng Taguig City ang nagsabing may probable cause para litisin ang kaso. Pinatawan ng piyansang 36,000 si Vhong, base sa resolusyon noong September 15, 2022. At voluntaryong sumuko nga si Vhong ngayong Lunes. Kasama ng kanyang legal counsel na si Alma Mallonga, humarap sa korte at nagpiyansa ang kapamilya actor TV host. Nanindigan naman ang kampo ni Vhongnavarro na walang katotohanan ang bintang sa kanyang sekswal na inabuso niya si Denise. Sa opisyal na pahayag nga ni Attorney Mallonga, inulit niya ang timeline of events na naganap sa pagitan ni Vhong at Denise. Ipinuntong nga ng abogado ni Vhong na nakunan ng CCTV si Denise na sakay ng elevator 1 minuto matapos nakalabas si Vhong sa elevator papunta sa condo unit ng Dalaga. Pagkatapos na sumakay ng elevator, makikitang nakangiti at tila pinipigilan ang pagtawa habang tinitingnan ang refleksyon ng kanyang sarili sa salamin ng elevator. Malinaw na ito raw ay hindi biktima ng panggagahasa o pagtangka ng panggagahasa. Ms. Cornejo's rape complaint was dismissed. She, along with other accused, was charged with serious illegal detention and grave coercion. Trial has been ongoing with respect to the serious illegal case, and she was convicted along with Mr. Cedric Lee of grave coercion in 2018. Ibinasura nga ng Office of the Prosecutor ng Taguig at Secretary ng Department of Justice ang reklamong rape ni Denise laban kay Vhong noong 2014. Pinaliktad ng Court of Appeals ang desisyong iyon nito lamang nga July 2022. Hindi naman maintindihan ng legal counsel ni Vhong ang pag-akyat ng kaso sa Taguig Court nang wala pang final resolution ang Court of Appeals kung saan may nakabinbing motion for reconsideration ang kampo ni Vhong. Hindi nga ang makakalungkot kasi for how many years na akala na nila attorney ang aking legal tapos na, patapos na. Kaya nagulat kami parang after ilang years, parang ito ulit na buhay at parang ako pa yung nababaligtad na ako yung biktima. So parang ang hirap paniwalaan. So ako mula ng 2014, inilahad ko yung lahat ng nangyari. Wala akong dinago, sinabi ko lahat. Alam ng Panginoon yun. Magkasabi ako ng totoo. Kaya ngayon, ang bigat ng loob ko kasi ba't ganito? Para mabuhay at the same time ngayon, binabaliktad ko. Sa kabilang banda, hanggang sa ngayon nga ay nililitas pa rin sa korte ang kasong serious illegal detention na isinampa ni Vhong laban sa grupo ni na Denise at Cedric Lee. Ito ay kaugnay ng pambubugbog at pangangikil umano ng grupo ni na Denise at Cedric kay Vhong.